Bang Ilunggo. Please subscribe and like and share. Welcome back no ulit sa ating YouTube channel po mga kababayan. At muli po, nandito na naman tayo para magbigay ng update sa inyong lahat. Nako, dito na naman mga kababayan. Malamang, sasabihin na naman ng mga galit kay Pangulong BBM na ginagawa-gawa na naman natin itong issue. Tila ba'y binabayaran daw tayo para magbigay ng impormasyon sa inyong lahat. Sito po mga kababayan, ito naman kasi ay sa balita. Hindi ho natin ito gawa-gawa lang. Makikita naman natin yan sa may screen na talagang galing po ito sa balita mga kababayan. Kasi itong ating mga kababayan na iba, na mga anti-Marcos, ito'y nanonood lang kasi sa mga fake news na nagbabalita na walang basihan. Yung paninira lang kay Pangulong BBM ang pinapanood nila, pero yung ginagawa ng Pangulo sa bansa natin na naglalabas ng katotohanan, hindi nila pinapanood. Kasi alam nyo, pinipikit nila yung mata nila kasi naiinggit sila sa ginagawa ng atin mahal na Pangulo. Yan yung mga supporters, yung mga nakarang administrasyon na takot na takot masapawan ang kanilang amo. Ganun yan mga kababayan, kaya galit na sila kay Pangulong BBM kasi hindi nila nagawa nung panahon nila ang ganitong mga pangyayari. Eto mga kababayan, ang ibibigay ko sa inyong balita. Naniniwala si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na ang mabuting pakikitungo ng mga Pilipino ang nagtutulak sa turismo dito sa Pilipinas. Totoo naman mga kababayan. Mabait ang leader natin, walang kinakalaban, halos lahat na bansa po mga kababayan ay kanyang kinakaibigan. Tingnan nyo mga kababayan, tumataas ang turismo dito sa bansa. Alam nyo ba, ang pagtaas ng turismo dito sa bansa ay nagkakaroon ng maraming trabaho ang mga Pilipino at tumataas ang ekonomiya ng bansa natin. Yan kasi ang hindi nila nagawa dati mga kababayan. Tanging si Pangulong BBM lang nakagawa niyan kasi matalino si BBM. Hindi ko siya pinopromote kasi nakikita ko mga kababayan ang ginagawa niya dito sa bansa. Tulad na lang mga kababayan, ang pagbabayad niya ng utang ng Pilipinas, isa na yan. Napakaganda ng ginagawa niya. Ang utang ng Pilipinas, inuunti-unti niya binabayaran. Kasi kung hindi po binabayaran natin ang utang ng Pilipinas, lulubo at lulubo yan mga kababayan. Tutubo at tutubo yan. Kahit papaano, nababayaran ni Pangulong BBM 2 beses na nakapagbayad ng utang si Pangulong BBM. Iyan kasi hindi nila nagawa dati. Kaya gayon na lang ang galit nila sa ating mahal na Pangulo. Subalit mga kababayan, kahit anong paninira, ang bato ng bato nila kay Pangulong BBM, wala. Hindi sila pinapansin ni BBM eh. Dahil hindi naman daw ito makakatulong pag pinansin niya ang mga paninira nila kay Pangulong BBM ayon sa kanya, hindi naman ito makakatulong para umunlad ang bansa natin. Ngayon, mindset na lang dapat itong mga kababayan natin na sinisira pa ang ating mahal na Pangulo, na dapat ay magtulungan tayong mga Pilipino. Kaya dinadown pa tayo eh. Totoo yung sinabi ni Congressman na Joel Chua mga kababayan, Congressman ng 3rd District dito sa Maynila. Totoo yun ang sinasabi niya. Bakit mga kababayan? Tulad yan ng ginawa ni Vice President Sara Duterte. Pumunta siya sa may rally mga kababayan na ang sinisigaw ng mga kababayan natin doon na nandun sa may rally na yon ay para pababain at mag-resign siya si Pangulong BBM. Tapos nandun po ang pangalawang Pangulo na sumisigaw sila, resign BBM. Resign PBBBM. O nandun po si Vice President Sara Duterte. Ikaw mga kababayan, matutuwa ka ba sa ganyang pangyayari? Sa ganyang ginagawa nila? Tapos nandun pa ang Vice Presidente, ang pangalawang Pangulo ng Pilipinas, ang pangalawang pinakamataas na opisyal dito sa bansa natin, nang doon pa. Diba? Diba dapat? Sinabihan niya na lang, natama na yan, huwag na kayong magsalita again sa Pangulo. Kasi ginagawa yun naman yung paraan. Nandun siya mga kababayan, nakangiti pa. Wow, grabe mga kababayan. Tapos binanatan siya ni First Lady. Tama naman sinabi ng First Lady mga kababayan.
Bakit? Siyempre masasaktan, asawa siya eh. Kung si Pangulong BBM kaya niyang palagpasin, siyempre ang asawa, mga kababayan, may hangganan yan. Nasasaktan din yan. Si PBB, mabait kasi talaga ang pamilya Marcos eh. Tingnan niyo, mga kababayan, ilang dekada nang nakalipas na paninira sa kanila. Pero hanggang ngayon hindi pa rin natatapos. Hanggang ngayon sinisira pa rin siya. Pero ayan, hindi pa rin sila gumaganti, mga kababayan. Kasi alam ng pamilya Marcos sa kanilang sarili na wala silang ginagawang masama sa kapwa nila tao. Ganyan ang pamilya Marcos. Kasi mga kababayan, sabi nga na, eh kung hindi naman totoo, ba't ka magagalit? Kasi yan, yung mga taong pinagsasabihan ng mga masasama ang ating Pangulong BBM, yan talaga yung mga totoong may ginagawang mali. Kasi pinapasa nila ang kanilang ginagawang mali sa kapwa nila tao. Yan talaga, mga kababayan. Totoo yan. Naniniwala ako yan. So tungo tayo dito. Hinihimok nitong Linggo ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na ang mga Pilipino na patuloy na ipakita ang kanilang tunay na init at mabuting pakikitungo sa mga bisita upang tumulong sa pagsulong ng paglago at pangkalahatang pag-unlad ng ekonomiya dito sa bansa. Yan po ang panawagan ng ating mahal na Pangulo sa lahat ng ating mga kababayan. Tulungan po tayo. Tama yan, mga kababayan. Ang mabuting ugali, yan talaga ang magdadala ng maraming turista dito sa bansa. Alam niyo naman, mababay tayong mga Pilipino. Diba? Oo, meron naman talaga may mga masasama. Pero, ayan na natin sila. Basta tayo, mababay tayo. I-welcome natin yung mga bisita. At tulad yan ang sinabi ng ating mahal na Pangulo, na tangkilikin natin ang ugali natin at pagmamahal sa mga bisita na pumupunta dito sa bansa para tuloy-tuloy ang pagpunta ng mga turista dito sa bansa natin. At ito ay makakatulong sa ekonomiya natin. Hindi kasi ito alam ng iba nating kababayan. Yung mga nagre-reklamo kasi nito, yun yung mga naghanap ng 20 pesos na bigas na pinapangako daw umano ni Pangulong BBM. Pero ang sabi ng ating mahal na Pangulo, pangarap ni Pangulong BBM na ipababa ang presyo ng bigas. Pangarap yun, hindi yung pangako. Iba yung pangako, iba yung pangarap. Biruin nyo na lang, mga kababayan. Intindihin po natin ang ating mga magsasaka. Sige, ipababa po ni PBBM ang 20 pesos na bigas, mga kababayan. Kung sakali ibaba ni PBBM, sino ang piktado? Diba ang ating mga magsasaka? Ang mangyayari dyan, mga kababayan, 20 pesos ang bigas. So, ang equivalent ng isang kilong bigas is 2 kilo ng palay. Oh. Ang mangyayari, hatiin mo ngayon yung 20 pesos, mga kababayan. 10 kilo per kilo ang palay. Tapos ang abono, magkano ang presyo ng abono ngayon, mga kababayan? Ang mahal. Sa tingin nyo, may magsasaka pa kaya na magtsaga na magsaka dyan? Kung ganoon lang din naman, kamura ang palay nila. Diba? So, subalit, ginagawan pa rin ang paraan ng ating mahal na Pangulo para mapababa ang kilo ng bigas dito sa bansa natin. Tingnan nyo, mga kababayan, ang pamamahagi niya ng titulo ng lupa, meron pa ilan-ilan ng mga kababayan natin na hindi naniniwala kahit marami nang lumalabas na balita na marami nang nabigyan ng titulo ng lupa ng ating mahal na Pangulo na magsasaka. Hindi pa rin sila naniniwala. Pabango lang daw yan ng Pangulo. Anong pabango, mga kababayan? Ang dami na ang nabigyan ng titulo ng lupa. Ilang balita na ang lumalabas sa pahayagan, sa TV, sa mga vlogger. Hindi pa rin kayo naniniwala kasi ganun to yun, mga kababayan. Pikit kayo sa katotohanan. Ayaw nyong makita na may magandang ginagawa si Pangulong BBM sa mga Pilipino. Ganun yun. Lalo na yung mga galit na galit kay PBBM, ayaw nila yan. Pag manakita nila na mamahagi ng titulo ng lupa, galit na galit sila, sinasabi nila nagpapabango lang yan. Tingnan mo, mga kababayan, kung gaano kawalang hiya ang iba nating mga kababayan na kumukontra sa ating mahal na Pangulo. Gumagawa na ng paraan ng ating mahal na Pangulo para matulungan ang mga kababayan natin na number one talagang maaapektuhan tulad ngayon ng El Nino. Magsasaka ang number one na aapektuhan ngayon. Siyempre, tayo.
Pero tayo kasi mga kababayan, meron tayong mga trabaho. So yun mga kababayan, nakaraan lang ay nakita po natin sa post ng ating mahal na Pangulo ay binisita niya po ang mga palayan kung saan po talagang maraming naapektuhan ng patagal na El Nino dito sa bansa natin. Subalit ito mga kababayan, ito lang ang masasabi ko sa lahat natin mga kababayan. Support natin kasi ito mga kababayan ay hindi naman po para lang sa isang tao, para po ito sa bansa natin, para sa ikauunlad ng bansa natin mga kababayan. Ang ginagawa ng ating mahal na Pangulo, suportahan natin ito. Ayon pa kay Jewel Chua mga kababayan, congressman ng Maynila, na isang tabi ang politika. Diba? Dapat focus tayo kung paano matutulungan paunlarin ng bansa natin. Dapat isang tabi yung politika. Antayin natin ang 2028. Kung yun talaga ay gusto sa ng taong bayan, hayaan natin. Taong bayan may gusto niyan. Tama yung sinasabi niya. Sinasabi po ni Congressman Joel Chua mga kababayan. So sana isang tabi po natin ang politika. Dapat tulad niyang ginagawa ng ating mahal na Pangulo, ginagawa niya ito para sa bansa natin. Walang halong politika. Siyo po mga kababayan, kayo, ano ang masasabi niyo at makukomento niyo dito? Siyempre, hanggang dito na lang. Maraming salamat.